Bible. Hallelujah! Tunay nga na ang ating mga isip, ang ating mga puso, ang ating buhay ay para lamang sa ating Panginoon. Ihanda natin ang lahat ng ito sapagkat sa presensya ng ating Panginoon, lahat ay walang kulang, lahat ay sapat. Sabi nga sa salita ng ating Panginoon sa Awit 63:1-8, siya lamang ang ating hanap, siya lamang ang ating hangad, dahil sa uhaw nating kaluluwa, siya lamang ang ninanais. Tunay na siya ay makapangyarihan at patuloy na siya ay patuloy nating nilululuhati sa araw-araw. Kaya habang tayo ay nabubuhay, tayo ay magbigay ng pasasalamat at idalangin natin ang ating mga hingin o ating mga daing sa ating Panginoon. Habang ang ating mga kamay ay nakataas, ang ating mga kaluluwa ay tunay na masisiyahan at magagala kung tayo ay aawit ng mga papuri, pagsamba at pasasalamat sa ating Panginoon. Kaya tayo ay manalig, kaligtasan na itiyak. At dahil sa pangako na at katapatan ng ating Panginoon, lahat ng ito ay matutupad dahil siya ay hindi magmamaliw. Ang kanyang pangako ay tapat noon, ngayon, at magpakailanman. Hallelujah! Thank you.
hindi nagmamaliw, Panginoon. Patuloy na tinutugon mo, Panginoon, ang aming mga dalangin. At hindi ka nagkukulang, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Tunay kang dakila. Kataas-taas ang Diyos. Sa iyo lahat ng papuri at pagsamba, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Kami ay patuloy na aawit. Sa iyo lamang, Panginoon. Ikaw lamang ang maitaas, Panginoon. Jesus. Oh, Jesus. Sabi mo nga, Panginoon, sa Hebrew, Panginoon, sa 6:13 verse 19, kung ikaw, Panginoon, ay naging tapat at hindi nagkulang sa iyong mga alagad, ano pa sa amin, Panginoon, na naririto at patuloy na tumatayo, Panginoon, sa iyo? Kung sa kanila ay hindi ka nagkulang, naniniwala kaming hindi ka rin magkukulang sa amin, Panginoon. Kung sa kanila, ang mga dalangin nila, Panginoon, ang mga alagad mo ay tinugon mo. Sa amin, Panginoon, anuman ang aming dalangin, anuman ang mga sitwasyon, mga problema namin, Panginoon, papawiin mo yon, Panginoon, at ikaw ang tutugon, Panginoon, sa lahat ng yon, Panginoon. Kaya ikaw lamang ang maitaas. Patuloy kaming aawit, Panginoon, sa iyong katapatan, sa iyong mga pangako, Panginoon. Hallelujah. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wakas at walang kapantan sa aming puso, sa aming buhay. Papurit pagsambay, iaalay. Bukas noon, ngayon, magpakailanman, luhatiin ka, katapatan mo, Diyos. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantan. Pagkailanman, luwalhatiin
napakabuti mo, Panginoon. Patuloy kami, Panginoon, na mananalig sa iyo. Patuloy naming pangahawakan ang kabutihan at pangako mo, Panginoon, sa amin. Dahil alam namin na ikaw lamang ang Diyos na buhay. Nag-iisa ka, Panginoon, sa aming buhay. Nag-iisa ka sa aming puso, Panginoon. Hallelujah. Napakabuti mo, Panginoon. Jesus. Sa'yo lahat ng kapurihan na ito, Panginoon. Patuloy ka namin itataas, Panginoon. Ang iyong pangalan, Panginoon. Nararapat na itaas, Panginoon, dahil napakabuti mo. Ang pagmamahal mo sa amin, Panginoon, ay hindi nagmamali. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, Jesus. You're worthy to be praised. You deserve all the highest praise, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Napakabuti mo, Panginoon. Ang iyong lihat, ang iyong lihat.
Morning. If you have your Bibles, turn with me in Philippians chapter 4. Philippians chapter 4, 10 to 19. Philippians chapter 4, verses 10 to 19. Filipos, talatang o kabanatang 4, mga talatang 10 hanggang 19. Ibabasahin ko po. Sabi po rito, labis akong nagagalak sa Panginoon sapagkat pagkaraan ng mahabang panahon, minsan pang ipinamalas ninyo ang inyong pagmamalasakit sa akin. Alam kong hindi ninyo ako nalilimutan. Wala nga lamang kayong pagkakataong ipamalas ito. Hindi ko sinasabi ito dahil sa kayo'y pinaghahanapan ko ng tulong. Natutunan ko ng masyahan, maging anuman ang aking kalagayan. Alam ko kung paano maghikahos. Alam ko rin kung paano managana. Natutunan ko na ang sikreto kung paano masyahan sa anumang kalagayan sa buhay. Ang mabusog o ang magutom. Ang managana o ang maghirap. Ang lahat ng ito'y magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Gayunman, kinagagala ko ang inyong pagdamay sa aking mga paghihirap. Alam naman ninyo, mga taga-Filipos, na kayo lamang ang iglesyang tumulong sa aking mga pangailangan nang umalis ako sa Macedonia noong ako'y nagsisimula pa lamang sa pangangaral ng magandang balita. Noong ako'y nasa Tesalonika, makailang ulit ding pinadala ninyo ako ng tulong. Hindi sa hangad kong laging tumanggap ng mga kaloob, kundi ang nais ko ay makatanggap kayo ng masaganang gantimpala. Ang liham na ito ang pagkilala sa lahat ng mga kaloob ninyo sa akin. Higit pa sa pangangailangan ko ang tulong ninyo sa akin na hatid ni Epafrodito. Ang mga ito ay tulad ng mabangong handog sa Diyos, mga alay na katanggap-tanggap at kalugod-lugod sa Kanya. At buhat sa hindi mauubos na kayamanan ng Diyos, ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Tayo po ay manalangin. Salamat po Panginoon sa araw na ito. Salamat po sa inyong salita na muling bubusog sa aming mga espiritual na pangangailangan. Dalain ko nga po, Panginoon, sa pamagitan ng iyong banal na Espiritu na pumupos po sa amin, mangusap ka po sa bawat isa, magministeryo ka po sa lahat ng aming pangangailangan sa mga oras ito. Katagpuin niyo po kami, Panginoon, anuman ang aming sitwasyon, anuman ang aming kalagayan. Dalain ko, Panginoon, na ikaw po ang siyang magka-ministeryo sa bawat isa sa amin sa mga oras ito. Pagpalain niyo po ang inyong salita na aming pagbubulayan sa mga oras ito. Itong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Again, good morning po sa inyo lahat. Ang sabi po ay mahirap daw ang buhay ngayon. Totoo nga ba? Totoo nga bang mahirap ang buhay ngayon? Parang hindi naman. Kasi likas na sa ating mga Pilipino na kahit dumadaan tayo sa mga krisis o kalamidad o pandemya, nakangiti pa rin, di ba? Hindi ko sinasabing hindi kayo nai-stress financially. Alam naman po natin na sa panahong ito ay maraming nawala ng trabaho. May mga iba po na nagsisimula o nakakabalik na sa kanilang trabaho, pero marami pa rin po ang hindi nakakapagtrabaho sa panahong ito. Pero sa kabila ng mga yan, alam ko, okay lang tayo. Amen? Sinasabi ko po ito hindi dahil sa kung ano paman, kundi dahil sa text na binasa natin kanina. Ang sabi po roon, ibibigay ng Diyos ang lahat ng ating kailangan. Sabi po sa Psalm 79:19-21, they spoke against God saying, can God spread a table in the desert? When he struck the rock, water gushed out and streams flowed abundantly. Can he also
gave us food? Can He supply meat for His people? When the Lord heard them, He was very angry. Ang sabi sa Tagalog, sila'y nagsalita laban sa Diyos na nagsasabi, makakapaghanda ba ang Diyos ng hapag sa ilang? Upang tubig ay dumaloy, ang bato'y kanyang hinataw at ang mga bukal ay umapaw. Makapagbibigay rin ba siya ng tinapay o makapagdudulot ng karne sa kanyang bayan? Kaya't nang marinig ng Panginoon, siya'y napuno ng buot. Sa ating text today, beginning with verse 19, ito pong passage na ito ay sulat ng pasasalamat ni Apostol Pablo dahil sa mga natanggap niyang financial na kaloob mula sa simbahan sa Filipos. Dahil dito, siya po ay nagpapasalamat sa kanila. Ito ay thank you letter ni Paul. Parang thank you card. No? Pagkatapos po, ay naikumpara ni Paul ang kanilang kaloob sa isang namumukadkad na bulaklak. Nakita na ba kayo ng namumukadkad na bulaklak? Na habang mahamog ang umaga, makikita mo unti-unting namumukadkad yung bulaklak. Sa gabi kasi yan ay tumitikom kapag gabi. Kapag dumidilim, ay nagsisimulang tumikom yung mga petals ng bulaklak. At kapag sumisikot ang araw, unti-unti, habang pumapatak ang hamog, unti-unting namumukadkad itong bulaklak. Ito pong kaloob na ibinigay nitong mga taga-Filipos ay naikumpara ni Pablo sa isang namumukadkad na bulaklak. Kung mapapansin niyo po ito, kung mapagmamasdan niyo po ito, napakagandang tingnan ng isang namumukadkad na bulaklak sa umaga. Sa English version po, ang word na ginamit ay florist. Ito'y larawan ng isang bulaklak na sa pagsapit ng liwanag ay muling namumukadkad pagkatapos ng madilim na gabi. Ano po ang sinasabi nito tungkol sa atin, tungkol sa ating buhay? Lahat po tayo ay dumadaan o nakakaranas ng madilim na bahagi ng ating buhay. Ngunit, pagkatapos ng dilim ay laging may liwanag. Ano mang pagsubok ang ating pinagdadaanan, pagkatapos ng madilim na bahaging ito ng ating buhay, darating ang liwanag. And then in verse 17, naikumpara niya itong kanilang mga kaloob sa isang investment. Tinitingnan po ni Pablo ang kanilang mga kaloob bilang investment na maaaring magdulot sa kanila ng spiritual dividends. Kapag ikaw nag-invest sa isang negosyo, natural, aasa ka na kikita ka. Aasa ka na pagdating ng panahon ay may matatanggap kang dividendo. Now, ito pong mga kaloob, itong mga gifts, financial gifts nitong mga taga-Filipos ay naikumpara ni Paul sa isang investment. At pagdating ng panahon, sila po ay tatanggap ng spiritual dividends. Ang sabi nga, you cannot outgive God. Palaging ang pagbibigay ng Diyos ay sapat. At kung minsan pa, sobra-sobra pa, may bonus pa. And then finally, in verse 18, naikumpara niya ito sa mga alay o handog. Ang ginamit po na word dito ay isang lengguahe sa lumang tipan, particularly doon po sa templo. Ang ginamit pong salita ni Paul ay mabangong handog sa Diyos. Kapag po ba tayo nagkakaloob, ganito po ba? Na kapag nakita ng Panginoon o kapag nakarating sa Panginoon, ito'y katulad ng isang mabangong handog. Ang ating po bang mga alay sa Panginoon ay isang mabangong handog para sa Diyos. So ito pong kanilang kaloob, itong mga financial gift nitong mga Kristiyano sa Filipos ay maganda. Hindi lang ito maganda, kundi ito po'y katulad ng isang namumukadkad na bulaklak at ito po'y isang mabagong handog sa Diyos. At dahil dito, ang mga nagkaloob ay umani
o umaani ng magagandang bagay mula sa Diyos. In verse 19, ito po ay nagsimula sa salitang at. Ang verse na ito ay isinulat para sa lahat. Hindi para sa mga makasarili, kundi sa mga nagsasakripisyo, sa lahat ng mga nagsasakripisyo para matugunan ang pangangailangan ng iba. Sa mga tao na ang kanilang layunin ay mas higit pa na mas malaki kaysa kanilang mga sarili. Huwag po nating i-claim itong verse na ito kung hindi naman natin sinusunod ang utos ng Diyos tungkol sa pagbibigay. Ito po ay sa pamamagitan ng tithes and offerings. O kaya naman, baka tayo inuutusan ng Diyos para i-bless ang isang kapatid, o kaya ay sinasabihan niya tayo na mag-support sa mission o sa church planting, maybe secretly, kahit walang commitment card. In Luke chapter 12, verses 32 to 34, ito po yung sinasabi, "For your Father has been pleased to give you the kingdom. Sell your possessions and give to the poor. Provide purses for yourselves that will not wear out. A treasure in heaven that will not be exhausted, where no thief comes near and no moth destroys. For where your treasure is, there your heart will be also." Sapagkat ikinalulugod ng inyong ama na ibigay sa inyo ang kaharian, ipagbili ninyo ang inyong ari-arian at mamigay kayo sa mga dukha. Gumawa kayo ng mga lukbutang hindi naluluma at mag-impok ng kayamanan sa langit na hindi nakukulangan sapagkat dooy walang makalalapit na magnanakaw at walang makapaninirang tanga. Sapagkat kung saan nariyon ang inyong kayamanan, ay naroon din naman ang inyong mga puso. Mga kapatid, wala po tayong makikita sa Biblia na kung saan nangangako ang Diyos na kakatagpuin niya ang pangangailangan ng isang Kristiyano na hindi sumusunod sa utos ng Diyos tungkol sa pagkakaloob. Kadalasan, kapag po tayo may mga prayer time, ang lagi nating prayer request ay financial needs. Napapansin niyo po ba yon kapag prayer time? Anong prayer request mo? Financial. Halos lahat kapag prayer time, ang prayer request ay financial. Sino po bang hindi nangangailangan ng pera? Lahat tayo ay nangangailangan ng pera. Ang isang gawain, hindi magpapatuloy kung walang pera. Hindi tayo mabubuhay kung walang pera. Kaya nga, every time merong pagkakataon, ang ating prayer request ay about financial. Pero, nasubukan niyo na po bang ipag-pray o a prayer request ang obedience, pagsunod. Ang tanong, nagkakaloob ba tayo sa Panginoon? Baka ang dapat natin munang prayer request ay obedience, hindi laging finances. Amen po ba? Noong pong tinanong ni Isaac ang kanyang amang si Abraham, sabi niya, "May dala na tayong panggatong, pero nasaan yung gagatungan?" Ang sagot ni Abraham, ito po ay nung time na inutusan ng Diyos si Abraham para ialay si Isaac sa Diyos. So, umakyat si Abraham at ang kanyang anak na si Isaac doon sa Diyos, sa bundok para ialay si Isaac. Hindi alam ni Isaac na siya yung iaalay. Kaya nagtanong siya, may dala silang panggatong, pero nasaan yung gagatungan? Ang sabi niya kay Abraham, na kanyang tatay. Ang sagot ni Abraham sa kanya, sabi sa Genesis chapter 22 verse 8, "And Abraham said, 'My son, God will provide himself a lamb for a burnt offering.' So they went, both of them together, and Abraham called the name of that place Jehovah Jireh." Alam niyo po, nung nasa bundok na itong mag-ama, pinahiganan niya si Isaac para sasaksakin na niya, kakatayin na niya para ialay sa Diyos. Pinigilan siya ng Panginoon.
nasabi, huwag mong sasaktan ang iyong anak. Nakita ng Diyos kung papaano sumunod si Abraham. Imagine gaano katagal yung hinintay si Isaac. Ang pangako ng Diyos ay pararamihin yung kanyang lahi na kagaya ng buhangin sa dagat. Kaya ba nating bilangin ang buhangin sa dagat? Pero itong pangako na ito ay natupad 100 years later, 120. Si Abraham, nung panganak si Isaac. Si Sarah naman na asawa ni Abraham ay 100 years old nung pong manganak. So, but then, nung manganak si Sarah, ang tagal nilang hinintay itong anak na ito, kaisa-isang anak na binigay ng Diyos sa kanila, pero ito ngayon, ang sabi ng Diyos sa kanya, ialay mo ang iyong anak sa akin. Walang tanong-tanong sumunod si Abraham. At nakita ng Diyos kung papaano siya sumunod. Kaya naman, sa halip na si Isaac ang magiging alay, nag-provide ang Diyos ng isang batang tupa. Habang sila'y paakit doon sa bundok, sa kabilang side, meron namang isang batang tupa na umaakit din sa bundok. And then, nung nasa ibabaw na sila ng bundok, yung tupa ay nasilo. Na-trap siya. At hindi na makaalis doon sa pagkakatrap. So, nagkaroon ngayon ng pang-alay si Abraham instead na yung kanyang anak. So, pinigilan ng Diyos si Abraham na patayin si Isaac at pinakita sa kanya ng Diyos yung pinrubahid ng Diyos na para ialay niya sa Diyos. Tama nga naman yung sagot niya kay Isaac. Ang sabi niya, God will provide. Kaya tinawag niya yung lugar na yon na Jehovah Jireh. God, our provider. Dito po sa verse 19, tatlong bagay po ang titingnan natin sa umagang ito. Ang sabi po sa unang punto na titingnan natin, na makikita natin sa verse 19 ng passage na ating binasa, ang sabi po dyan, ay sino ba ang pinagmumulan ng ating pangangailangan? Ang pinagmumulan ng ating pangangailangan ay ang Diyos. The source of our needs, the supplier of our needs, walang iba kundi ang Diyos. Ang pinagmumulan ng ating pangangailangan ay parang isang fountain na tuloy-tuloy yung pagsirit ng tubig. Para itong isang balon na hindi natutuyuan ng tubig. Para itong isang bukal na tuloy-tuloy ang pagdaloy ng tubig. Meron po akong napagtrabahuhan na condo sa Green Hills. Doon po sa basement 3 ng condo, merong bukal. At yung bukal na ito ay tuloy-tuloy yung daloy ng tubig. Kaya po hindi kami, ang bill namin sa Manila Water buwan-buwan, 100 plus. 100 pesos lang ang aming bill sa Manila Water. Kasi ang ginagamit namin, yung galing doon sa bukal. So meron siyang, dumaan siya sa water treatment, at ito yung sinusupply namin doon sa mga residente. So hindi kami gumagastos ng malaki sa tubig dahil tuloy-tuloy itong pagdaloy ng bukal. Hindi nauubos kahit El Nino, kahit summer, hindi nagbabago yung daloy ng tubig. Laging malakas. Sobra-sobra yung tubig, kaya kung minsan punong-puno na yung lalagyan namin, nagtatapon pa kami dahil sobra-sobra na yung tubig. Yung pong pinagmumulan ng ating mga pangangailangan para pong isang bukal na hindi natutuyuan. Tuloy-tuloy ang pagdaloy, hindi nauubos. Ganyan po kayaman ang biyaya ng Panginoon. Ang sabi sa Romans 2 verse 4, it talks about the riches of His goodness. So let us draw on His goodness account. In Ephesians chapter 1 verse 7, it talks about the riches of His grace. So let us draw on His grace account. And in our text, in Philippians 4:19, it talks about the riches or His riches in glory. So let us draw on His glory account.
Ang pinagmumulan po ng lahat ng ito ay walang iba kundi ang Diyos. Kapag ang Diyos ang ating pinagkukunan, kailanman hindi ka magkukulang kahit anumang bagay na iyong kinakailangan. Ang pangako po ng Diyos, kakatagpuin niya ang lahat ng ating pangailangan. Ang Diyos ang ating Ama, handang tugunan ang pangailangan ng kanyang mga anak. Pangalawa, tingnan po natin ang saklaw ng kanyang pagkakaloob. Ano po ba ang nasasakupan ng pagkakaloob na ito? Hanggang saan ba itong pagkakaloob na ito? Ang saklaw po nito, ang sabi po doon sa verse na binasa natin kanina, ang lahat ng ating pangangailangan. Pero hindi luho. Ang sabi doon, lahat ng pangangailangan, hindi lahat ng luho. Hindi po ipinangako ng Diyos na ibibigay niya ang ating mga luho, kundi ang ating lahat ng pangangailangan. Yun po ang ipinangako ng Diyos. Pero alam niyo po, kapag nalulugod ang Diyos sa atin, minsan sobra-sobra pa sa ating pangangailangan yung binibigay niya. Minsan may bonus pa kapag nagkaloob ang Panginoon. Kapag binless tayo ng Panginoon, sobra-sobra pa kung minsan meron pang bonus. Pero tandaan po natin, ang ating pong Diyos ay hindi parang isang genie na kapag may kailangan ka, hihimasin mo yung lampara at kapag lumabas yung genie, ay magkakaroon ka ng tatlong kahilingan. Sa totoo lang, gusto ng Diyos na katagpuin ang lahat ng ating pangangailangan at ito po ay hindi limitado sa tatlong wish lamang. Hindi katulad ng sa genie. Ang Panginoon, gusto niyang katagpuin ang lahat ng ating pangangailangan. Hindi tatlo lang. Hindi ilan lang sa ating pangangailangan, kundi ang sabi doon sa talatang binasa natin, lahat ng ating pangangailangan. Baka po nagtataka tayo bakit may hinihiling tayo sa Diyos pero di niya binibigay. Eh baka naman hindi mo talaga kailangan yan. O baka naman hindi makakabuti sa'yo yan kaya hindi binibigay na niyo sa atin. And then, minsan, baka kaya tayo kinakapos, eh baka naman sobra-sobra tayo kung gumastos. Baka mas malaki pa yung gastos natin doon sa ating kita. Natural, kakapusin ka nga, magkakautang ka pa. Sabi nga doon sa, ito observation ko lang, no? Habang lumalaki yung ating kinikita, lumalaki rin yung ating gastos. Ba't kaya ganun? Habang lumalaki yung sweldo, lumalaki rin yung gastos. Kaya, laging walang sobra. Laging kulang. Kasi, nakikita natin, observe nyo po, habang lumalaki yung kita mo, lumalaki rin yung gastos mo. Kasi habang lumalaki yung kita, nadadagdagan din yung gastos. Nadadagdagan din yung binibili. Kaya, wala talagang sumusobra. Kaya, kung magsisave ka at maghihintay ka lang na may sumobra, wala kang maisisave. Dahil wala talagang sosobra sa ating kita. Sabi nga doon sa isang quote na nabasa ko, when God blesses you financially, don't raise the standard of your living, raise the standard of your giving. Kapag daw binibless tayo financially ng Panginoon, huwag yung standard of living ang itaas natin. Ang itaas natin, yung standard of giving. Yun po ang itataas natin kapag tayo ay binibless ng Panginoon financially. Raise the standard of your living. Marami sa atin, malayo pa ang payday, pero matagal nang nag-rest in peace ang mga sweldo. Kasi, kapag medyo nadagdagan ang kita, bili dito, bili doon. Kaya, ang kinakahantungan sa bandang huli, nagiging tayong taga-London. Loan dito, London. Pero ito magandang balita. Kung tayo ay may pangangailangan pinansyal at tayo ay nananatiling tapat sa Diyos, ang Diyos ay tapat din sa atin at di niya tayo pababayaan. Hindi lang sa financial needs, pati emotional needs, lahat ng kailangan natin, kailangan mo ba ng kagalingan? Kailangan mo ba ng comfort? Kailangan mo ba ng kapayapaan? Pinayapa nga niya ng nagngangalit na alon sa dagat, kaya rin niyang payapain ang anumang kaguluhan
sa ating buhay. Anuman ang mga bumabagabag sa atin ngayon, kaya niyang katagpuin ang lahat ng yan. Pati ang ating mga spiritual needs, kaya niyang ipagkaloob. Name it, Jesus, have it. Amen? Ang sabi sa Lamentations chapter 3, 22-24, because of the Lord's great love, we are not consumed. For His compassions never fail. They are new every morning. Great is your faithfulness. I say to myself, the Lord is my portion, therefore I will wait for Him. Sa Tagalog, ang hindi nagmamaliw na pag-ibig ni Yahweh ang kanyang walang kupas na kahabagan, hindi nagbabago tulad ng bukang liwayway. Dakila ang kanyang katapatan. Si Yahweh ay akin. Sa kanya ako magtitiwala. Pangatlo, ang pamantayan ng kanyang pagkakaloob. Ano po ba ang standard ng pagkakaloob ng Diyos? Sabi doon sa ating text kanina na binasa, mula sa kanyang hindi nauubos na kayamanan. Ito po yung standard ng pagkakaloob ng Diyos according to the riches of His glory. Ang sabi sa verse 19, and my God will meet all your needs according to the riches of His glory in Christ Jesus. Halimbawa, nakita ka ng isang taong nabundol ng isang kotse, isang magarang kotse, mamahaling kotse. Hindi naman grabe yung pagkabunggo sa kanya, pero halatang nasaktan siya. Maya-maya bumaba yung may-ari ng kotse at kilala siyang tao na napakayaman. Laking pasasalamat nitong tao ito dahil hindi naman malubha yung kanyang nabunggo. Kinuha niya yung kanyang wallet at inabutan ng 500 yung lalaking nabunggo. What? 500 lang? Napakayaman tapos 500 lang? Sa palagay po ninyo, anong klaseng giving ito? Itong mayamang ito, he is giving not according to the riches of His glory, but out of His riches. He is giving out of His riches. That is not giving according to the riches of His glory, or according, that is not giving according to His riches, but out of His riches. Ano pong pagkakaiba nito? Kapag sinabing giving according to His riches or out of His riches, ito pong pagbibigay na ito ay barya-barya lang. Ang binibigay niya ay sobra-sobra lang sa kanyang pera. Barya lang po sa kanya ito. Yung pong 500 na kanyang inabot, eh barya lang sa kanya. Hindi man lang niya ito mararamdaman. Parang walang nabawas sa kanyang pera. Because He is giving out of His riches. Manapa ay ganito sana ang kanyang ginawa. Pagbaba niya ng kotse, nakita niyang may nabunggo siya at nasaktan. Bagamat hindi grabe, pero nasaktan. Sana ganito ang kanyang ginawa. Kumuha siya ng cheque, pumilas ng isang piraso, at sinabi niya doon sa kanyang nabundol, o eto, bahala ka nang maglagay kung magkano ang gusto mong ilagay. Sa'yo na yan. Yun po yung tinatawag na giving according to the riches of His glory. Ganito po magbigay ang Panginoon. That's the kind of giving. That's how God gives to us. According to His riches, not out of His riches. Ang sabi po rin sa Tagalog, mula sa kanyang hindi nauubos na kayamanan. Pero maganda po yung pagkakasalin sa English, sabi doon, and my God will meet your needs according to the riches of His glory in Christ Jesus. Ganyan po magbigay ang Panginoon sa atin. According to His riches, not out of His riches. Kapag out of His riches, ang pagbibigay ay barya-barya lang. Hindi po ito mararamdaman ng nagbigay at hindi rin mararamdaman ng binigyan. Remember, noong pong nagpagawa tayo,
nung nagpa-construct po tayo nitong building na ito, may mga churches po na nagbigay sa atin according to their riches, not out of their riches. Kasi sa kanilang pagbibigay, talagang ramdam nila yung kanilang ibinigay. At ramdam din natin yung kanilang pagbibigay. Kaya naman sila po ay lalong pinagpala ng ating Panginoon. Tumanggap po sila ng magagandang bagay, mga pagpapala mula sa Diyos dahil sila po ay nagkaloob out of their riches. So, yung pong kanilang tulong na ibinigay sa atin, ramdam nila. At syempre, ramdam na ramdam din natin yung kanilang tulong. So, ganyan po magkaloob ang Panginoon. Ramdam na ramdam. Ramdam ng nagkaloob at ramdam ng pinagkalooban. Noong pong ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, talaga namang ramdam na ramdam niya ito. Ang Diyos ay hindi basta-basta kung magbigay. Kapag siya ay nagbigay, it is an endless, abundant supply out of His glorious riches in Christ Jesus. So mga kapatid, anuman ang ating pangailangan, ang Diyos ang magkakaloob nito at hindi lang ang ilan sa ating mga pangailangan, hindi tatlo lang sa ating mga pangailangan ang pagkakaloob ng Diyos, kundi ang lahat ng ating pangailangan, Kanyang ipagkakaloob mula sa Kanyang hindi nauubos na kayamanan sa pamamagitan ni Kristo Jesus, ang ating Panginoon. Tayo po'y manalangin. Salamat Panginoon sa iyong kabutihan sa aming buhay. Salamat po na ang inyong pagbibigay sa inyong mga anak ay talaga pong nararamdaman. At salamat po na kapag nagbibigay kayo Panginoon, according to your riches, not out of your riches. Salamat po sa mayamang pagkakaloob niyo sa amin. Salamat po sa lahat ng pagpapala na tinanggap namin mula sa inyo. Patuloy po na pinagkakatiwala namin sa inyo ang lahat ng aming pangailangan, ang lahat ng bumabagabag sa aming kalooban sa mga oras na ito. O Diyos, sa aming pong paglapit sa inyo, nais po namin pagkatiwala sa inyo, Panginoon, ang lahat ng pangangailangan na ito. Sa inyo po namin inilalagak ang lahat na ito at kami po ay nananalig na ito po ay inyong kakatagpuin. Salamat po, Panginoon, sapagkat hindi ka nagkukulang sa inyong mga anak. Nawa nga po, maging tapat din po kami sa inyo, Panginoon, lalong-lalo na po sa area ng pagbibigay. Na hindi lamang po kami hingi ng hingi, kundi matuto rin po kaming magbigay sa inyo, Panginoon, ng aming mga kaloob, ng aming mga handog. At nawa, ang aming mga kaloob, katulad ng kaloob ng mga Kristiyano sa Filipos, ito po ay maging maganda, katulad ng isang namumukadkad na bulaklak, at ito po ay maging isang mabagong handog para sa inyo, Panginoon. Ito ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, so sa umaga pong ito ay makakasama po natin ang isang kapatid mula sa isang malayong lugar. Nasa ibang bansa po siya, pero at makakasama po natin siya ngayong araw na ito through recorded video. At aalayan niya po tayo ng isang awitin at pakinggan po natin ang isang awitin na inihahandog sa Panginoon ng ating kapatid ni si Brother Reggie Oteros.
Good morning again. Maraming salamat po sa song number ni Brother Reggie. Bagamat malayo siya sa atin ngayon, ay nakasama natin siya through recorded video. At pag-pray po natin siya kasi may dinaramdam siya ngayon. Yung allergy, nagkaroon siya ng allergy at nag-cause ito ng pamamaga doon sa bandang dibdib niya. Kaya medyo nahirapan siya huminga. Next week yata, babalik ulit siya sa doktor. No? So pag-pray po natin yung complete healing ng Panginoon, mamaya sa ating closing prayer, sama natin po siya sa ating prayer. At sama na rin natin mamaya si Donna. Kailangan niya ng donor ng blood. No? Kailangan niya ng ilang litro daw? Mga 200 liters na dugo? Mga 4 bags na dugo. So, mamaya, paggigilitan natin to mga nandito para makakuha tayong 4 bags na dugo. No? Okay. So, at this point, ay dadako po tayo sa ating pagbibigay. No? Dito po, meron po kaming basket dito. At kayo po sa inyong mga tahanan, kung kayo po ay gusto nyo magkaloob sa Panginoon, pwede nyo po kaming i-message. Mag-message lang po kayo sa ating group chat o group page para mapuntahan po kayo. At kung malayo po kayo at gusto nyo magkaloob sa Panginoon, ito po yung ating account, o yung bank account. No? So pwede na po nating simulan yung ating pagkakaloob. Okay, tayo po ay tumayo at atin pong awitin ang ating doxology. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above, ye heavenly host. Praise Father,
Son and Holy Ghost. Amen. Amen. Pwede na po tayo makaupo. Sa ating pong mga announcements, yung pong ating gawain ng pananalangin, tuloy po tayo araw-araw at 12 p.m., 12 noon. Yung pong ating daily prayer, and then Sunday and Friday evening at 7 to 9, prayer and fasting po. Tuloy-tuloy po tayo dyan hanggang tayo po ay hindi nakakaraos dito sa pandemic na ito na ating kinakaharap ngayon. So, ang Metro Manila po ay in-extend uli. General community quarantine pa rin tayo. Kaya yung ating mass gathering ay hindi pa rin limitado pa rin hanggang 10. At habang tayo po ay nag-gather o nandito, ay observe pa rin yung health protocols. No? So kaya meron na tayong mga face shield and mask. No? So yun po. At syempre yung distancing. No? So ang kamayan po natin ngayon ay hindi muna kamayan yung kagaya nung nakagawa natin, kundi ang kamayan daw ngayon ay ganito. Yan. Ganyan. So, hindi muna pwedeng magbeso-beso. Hanggang may virus pa, hindi pa tayo pwedeng magbeso-beso at magkamayan. No, ganito lang muna. O kaya, kaway-kaway. Yan. Okay? So, sa ating po mga birthday celebrants for this week, batiin po natin. Ngayong linggo ay nag-celebrate si Ivan. Happy birthday kay Ivan. Kung nanonood kayo ngayon, Ivan, happy birthday. Nakita ko lang sa FB, ewan ko kung totoong birthday nga niya. Ah, okay. So, totoo raw. So, happy, happy birthday kay Ivan ngayong araw na ito. Saktong-sakto. At sa August 8 naman, ay batiin po natin ang happy birthday si Pastor Alfred Mendoza. So, nanonood sila sa atin, no? Sa Palawan. Happy birthday po, Pastor. Advance, happy birthday. At God bless you po. Salamat sa inyong pagsama sa amin sa live stream na ito. Okay? So, ngayon po ay dadako na tayo. Yung iba naman sa susunod naman natin babatiin. Okay. So, sila munang dalawa ngayong week na ito ang celebrant. Okay. So, ngayon po ay dadako tayo sa ating communion. Again, tayo po tayo at muli po nating sambahin ng Panginoon sa pamagitan po ng awiting ito na ating sama-samang aawitin. Okay. Patuloy po nating sambahin ng Panginoon. Habang inaawit nito, awitin natin ito mula sa ating mga puso. Taas natin ang Panginoon sa ating kalagitnaan.
are you Lord God Almighty, worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. Lord, you are worthy. You are worthy to be praised, O God. Lord, as we celebrate this Holy Communion, dalahin ko, Panginoon, na patuloy niyo po kaming samahan. Salamat po, Panginoon, dahil you are our unseen host in this celebration. Kinukumit po namin sa inyo, Panginoon, ang tinapay na nagsisimbolo sa inyong katawan na nabayubay sa krus, at ang Diyos na nagsisimbolo sa inyong dugo, ang dugo ng walang hanggang tipan. Salamat po sa mga elementong ito, Panginoon. I-consecrate niyo po ito. At sa pag-partake po namin ito, Panginoon, ay matanggap po namin ang lahat ng papapala nagmula sa inyo. Kinukomit po namin sa inyo ang selebrasyon nito. Ito pang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan. Ewan ko kung kita yung ano doon sa camera, pero sa aking harapan ay nandito yung elemento, yung simbolo ng katawan at dugo ng ating Panginoon. At this morning po, as we are going to participate in this communion, ay
we are going to participate in some profound symbolism. Set before us in our front today, we see the elements of the Lord's Supper. The bread. Yan. The bread represents Christ's body which was broken to make us whole. Ito pong katawan na ito na nabayubay sa krus, it was broken so that we will become whole. And then, we have the cup of juice. Ito yung sa akin, mas malaki. We have the cup of juice that represents Christ's blood which was given as payment for our sins. Ito po yung nagsisimbolo sa kanyang dugo na naging kabayaran para sa lahat ng ating mga kasalanan. Now, as we understand the teaching of Scripture on this subject of the Lord's Supper, these elements, yung tinapay at juice, they will remain simply bread and juice. But there is something more going on. There is something very special in this celebration. Because whenever we respond to the Lord Jesus in faith, He meets us by His grace. He meets us with His grace. Kung kailangan o kung nangangailangan ng kaligtasan, there is salvation for the lost that the Lord is offering. Sa mga natatakot, ang alok ng Panginoon ay courage. Sa mga naguguluhimihanan, ang alok ng Panginoon ay wisdom. Sa mga napapagod o napapagal, ang alok ng Panginoon ay kapahingahan. And He's also offering joy for the brokenhearted and so forth. So, as we eat the bread and drink the cup together in faith, we receive grace to meet whatever is our truest need. Ano man yung ating pangangailangan ngayon, handang katagpuin ng Panginoon. Sa ating pagtanggap ng tinapay at ng Diyos, nagsisimbolo sa kanyang katawan at dugo, ano man yung ating kinakailangan ngayon, ano man yung ating sitwasyon, handa tayong katagpuin ng Panginoon. This morning, we ask that you simply put everything else out of your minds and hearts for a few minutes and seek the Lord in faith, expecting that He will meet you where you need Him most. Nasabi po sa 1 Corinthians 11:23. First Corinthians chapter 11 verses 23 to 24, sabi niya, sapagkat ito ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoon at binibigay ko naman sa inyo. Noong gabi siya ipagkanulo, ang Panginoong Jesus ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpreperso iyon at sinabi, ito ang aking katawan na niyahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Matapos maghapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito, ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo, tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. So at this point po, tayo po ay pupunta dito sa harapan, kukuha ng tinapay at ng Diyos ang sisimbolo sa kanyang katawan at dugo. At mamaya po ay sabay-sabay nating kakainin at iinumin itong mga simbolong ito ng katawan at dugo ng ating Panginoon. Sige po, pwede na nating simulan.
sapagkat ito ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Noong gabing siya'y ipagkanulo, ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat, at pinagpiraper sa iyon at sinabi, "Ito ang katawan na niyahandog ko para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin." Tanggapin po natin lahat ang simbolo ng katawan ni Kristo. Tapos maghapunan, dumampot siya ng kopa at sinabi, "Ang kopang ito, ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinom ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay at iinom sa kopang ito, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito." Tanggapin po natin lahat ang simbolo ng dugo ni Kristo. Tayo po ay manalangin. Salamat po, Panginoon, sa araw na ito, sa inyo pong pagsama sa amin sa selebrasyon ng banal na hapunan ito, Panginoon. At sa amin pong paglapit sa inyo, patuloy pong dinudulog namin sa inyo ang aming mga kapatiran, Panginoon, na may mga pangangailangan sa mga oras na ito. O Diyos, kinukomit po namin sa inyo, pinagkakatiwala po namin sa inyo, pangangailangan po ni Sister Donna Miranda ng mga blood donors, Panginoon. Kailangan po niya ng masalina ng type O plus na dugo at kailangan po niya ng 5 bag na dugo, Panginoon. Dalayan ko, Lord, na mag-provide po kayo ng mga blood donors, Panginoon, na makakatulong upang magkaroon ng katugunan itong pangangailangan niyang ito, Panginoon. Dalayan ko po, Panginoon, na samahan niyo po sila sa sitwasyong ito ng kanilang buhay at dalayan ko, Panginoon, na sa ganitong sitwasyon ay lalo po silang magtiwala sa inyo, Panginoon. At nawa nga po, lahat po ng kanilang pangailangan sa mga oras na ito ay katagpuin niyo po. Patuloy din pong nilalapit namin si Brother Reggie. Dalahin ko, Panginoon, na patuloy po siyang pagalingin sa kanyang karamdaman ngayon. Nagiging sanhi ng kanyang paghihirap sa paghinga, Panginoon. Dalahin ko po, Panginoon, na yung po mga gamot na kanyang tinitake ngayon, dalayan ko na gamitin niyo po upang maibsan yung kanyang hirap na nararanasan at nawa nga po ay pagkaloob niyo po sa kanya ang inyong kumpletong kagalingan. At maging kay Helen, Panginoon, patuloy po namin kinukumit sa inyo, panalangin ang continuous healing and recovery. Dalayan ko, Panginoon, na makarecover na nga po siya sa kanyang karamdaman, Panginoon, at dalayan ko na tuluyan na nga po siyang gumaling at mapanumbalik po yung dating sigla at kalakasan ng kanyang pangatawan at makakain na siya ng normal. At dalayan ko rin po yung mga kapatiran po namin na may iba pang mga pangailangan. Sa inyo po kami nagtitiwala, Panginoon, sapagkat ikaw ang aming Diyos na handang kumatagpo sa lahat ng aming pangangailangan. At dalayan ko nga po na ang NCAF family, patuloy niyo po pagpalain, i-bless niyo po yung mga bawat pamilya, Panginoon, ng NCAF, Panginoon. At salamat po, Panginoon, sa mga taong ginagamit ninyo upang mapagpala ang inyong mga lingkod, upang mapagpala ang iglesyang ito, Panginoon. Salamat po sa mga kapatiran na patuloy na sumusuporta sa gawain na ito, Panginoon. Bagamat hindi po kami nagkakasama-sama ngayon, nagkakasama pa rin po kami sa pamagitan po ng live stream na ito. Bagamat namimiss na po namin ang isa't isa, dalahin ko, Panginoon, na patuloy pong i-comfort niyo po ang bawat isa sa panahon na kami po ay nalulungkot. At nawa, Panginoon, sa pamagitan po ng live stream na ito, sa pamagitan po ng pagsama-sama namin pananambahan, ay mapalakas po at ma-encourage ang bawat pamilya, ang bawat membro ng NCAF, Panginoon. Salamat po sapagkat ang aming pong Panginoon, ang aming Diyos na handang tumugon sa aming pangangailangan at ito pong pagtugon na ito ay
ito pong pinagmumula ng aming pangangailangan, ito pong aming pinagkukunan, Panginoon, ay hindi nauubos sapagkat ang inyong kayamanan ay hindi nauubos. Salamat po, Panginoon, sa inyong mga pagpapala. Salamat po sa lahat ng binigay nyo sa amin sa mga nakalipas na araw at sa mga ibibigay nyo pa sa mga susunod na araw. Sa Kanya na makapag-iingat sa inyo upang hindi kayo magkasala at makapaghaharap sa inyo ng walang kapintasan at may malaking kagalakan sa Kanyang kaluwalhatian. Sa isang Diyos na ating tagapagligtas sa pamamagitan ni Jesucristo na Panginoon natin. Sa Kanya ang kapamahalaan, kapangyarihan, mula pa noong una, ngayon at magpakailanman. Amen. Amen. God bless you all. Magandang tanghali na po sa inyong lahat. Hallelujah! Tayo ay patuloy na magpuri sa ating Panginoon. Kung ikaw ay nasa inyong mga tahanan, magkamayan tayo at nandito sa sabay-sambahan, magkawayan po muna tayong lahat. Hallelujah!